Earth Signs, ito naman po yung mensahe sa inyo ngayong araw, November 3, 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa inyo ngayong araw. Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide. I communicate with compassion. Yan. So medyo ano ba, hinay-hinay kayong magsalita dito ngayon. Earth Signs. Ayan. Parang alam mo yun, lahat ng lalabas sa bibig mo ngayon na salita ay with compassion. So magiging kind ka ngayong araw na ito. Or as much as possible, iiwasan mong sumigaw or magtaas ng boses. Para bang malumanay lang yung boses mo ngayon, Earth Signs. So as much as possible, yun yung gagawin mo. Tignan natin. Ewan ko ba, parang pagod yung iba sa inyo, kaya din siguro, yun. Pwedeng may nanlalata dito. Tignan po natin, Spirit Guide. Ano po ang mensahe natin kay Earth Signs pagdating sa kanyang trabaho? So, meron tayo ditong 3 of Wands. So, pwede po na malayo kayo sa inyong family. So, ayan, may tinatanong kayo dito. Pwede hinihintay niyo yung vacation ninyo. Meron tayo ditong Page of Pentacles or ito, kayo to, nakatuon na naman yung attention ninyo sa inyong sweldo. Pwedeng yun na yung hinihintay ninyo, yun na yung nilolook forward ninyo for this month or ngayong araw na to. Meron tayo ditong Four of Wands at meron po tayo ditong The Star. Okay, ako parang may nangako sa'yo dito. Earth Signs. So yung iba po sa inyo, pwedeng may nangako sa inyo na tutulungan kayo magkaroon ng trabaho. Okay? So, pwedeng inaasahan nyo po talaga to. Pero sa nakikita ko dito, wag mo masyadong asahan yung taong to. Though, nakikita ko naman kung meron nga ako po sa inyo. May chance naman talaga na to pa rin niya yun. Kaya lang kasi syempre, wag kayo masyadong umasa dun sa taong yun. Kasi baka busy din po yung taong yun. So, gawa po kayo dito ng sarili ninyong diskarte. So, pwedeng may celebration dito may nalalapit na celebration po pagdating dito sa inyong company, sa inyong pinagtatrabahuan. So, pwedeng kayo po ay isa sa mga punong abala. Yan. So, parang may binigay sa inyo na project dito para sa gagawin na events. Yun yung nakikita ko. So, galingan mo, give your best. Pwede kasi na may pagbabasihan sila dito. Something like, sabi natin, if you're aiming for a promotion, so, pwedeng ito yun, no? Pwedeng isa yan sa maging, sabi natin, magkakaroon ka ng puntos. Earth Signs, tignan po natin, Spirit Guide. Iba naman sa inyo, nilulook forward niya talaga kung kailan ba kayo mare-regular dito sa trabaho. Meron tayo ditong Ace of Cups pagdating sa money. Page of Cups. May nag-message ba sa inyo na ay naanak nyo? Mukhang nahihingi na agad ng aginaldo. O yung nanay niya. Knight of Swords. At meron tayo ditong Four of Cups. So, ewan ko ba, parang may nanghihingi kasi sa inyo dito. Ayan, no? Ayan, may nanghihingi dito. Pwedeng anak nyo yan. Earth Signs, baka may request po sa inyo. So, nalulungkot naman kayo dito kasi sabihin natin na naka-oo naman talaga kayo. Ayan, baka nabigla din kayo, umuo kayo dun sa nire-request po sa inyo. Kaya lang hindi talaga kayo masaya kasi alam ninyo na yung inoohan nyo na to ay medyo makakasira sa budget ninyo. So, ayan na, ingat kayo. Kung merong magre-request sa inyo ngayong araw, huwag kayo kaagad-agad, oo. Kasi baka pumadala kayo ng emosyon dito. Matuwa ba kayo dun sa kausap ninyo? Matuwa kayo dun sa nanghihingi ng request? Okay? Or ng favor sa inyo? Kaya makaka-oo kayo dito. So, usapang pera po ito, okay? So, pag ganyan, mapapagasas kayo dito. So, ayun lang, kausapin mo na lang siya ng, sabi natin, hindi ka naman nakakasakit. Alam mo yung parang indirect kang tatanggi dun sa request niya. Parang sabihin mo na ganito, kunwari next month na lang. Okay, next month balik ka. Parang ganun. Alam mo yun, hindi ka direct na tumanggi. Ganun yung gawin mo. Okay, so kung may magre-request po sa inyo, ayan, ganun yung sabihin nyo. Para hindi na naman masyadong masaktan yung sinabihan ninyo. Ayan. Tignan po natin. So, pwedeng ano mo to, anak mo. Or pwede rin naman na basta friend mo, ganyan. So, yun yung sabihin po ninyo ha. Kung may mag-re-request sa inyo or may manghihiram sa inyo ng pera. Kasi yung iba nga sa inyo na may problema din kayo dito. Kaya nga ito, nakatanaw na kayo kaagad dun sa sweldohin ninyo nitong A15.
Tignan po natin pagdating naman sa iyong business. Kung meron po kayong business, meron tayo ditong 6 of cups. Meron tayo ditong 5 of pentacles. Meron tayo ditong king of wands. At meron tayo ditong knight of pentacles. So, laging lumalabas dito ngayon yung 5 of pentacles. So, kasi nga syempre, third day pa lang tayo ng November. So, yung, diba, yung iba galing sa bakasyon. Yung iba, madami talagang nagastos nitong long weekend. So, alam mo yun, pwedeng nagtitipid sila ngayon. Kaya po yung iba sa inyo, kung meron kayong negosyo, is medyo matumal siya ngayong araw na ito. Pero do not worry kasi ito. Sinasabi naman dito ni Universe na hindi naman yung pang matagalan yung pagiging matumal ba ng business ninyo. Kasi sa mga susunod na araw, makakabawi naman po kayo. Sabi natin kung ano yung tinumal ngayong araw, siya namang kokota kayo sa mga susunod na araw. So, you look forward to that day. Pero as of now, syempre, focus muna kayo dito. Paano nyo ba may improve yung services ninyo? Paano nyo ba i-market yung inyong business or yung inyong mga products ngayong araw na ito? Para syempre, magka-sales naman kayo. Ayun, tignan natin pagdating naman sa love life. Spirit guide. So, ayan na, baka may manghiram din sa inyo. Dito naman, may mangutang sa inyo sa products ninyo. So, communicate with compassion. So, alam nyo na ha, kung paano kayo tatanggi. Paano nga ba naman kayo tatanggi dito sa business? Balik ka na lang kasi wala pa akong buena mano. Yan yung sabihin mo. Ayan. Pwede mong sabihin yan. Kunwari may nangungutang, balik ka na lang mamaya. O di ganun ulit yung sabihin mo. Kailangan kasi dito is, huwag kayong pag may business kasi kayo, tapos ayan, madaming nangungutang, ay kang mabait ka talaga, malulugi yung business mo. Kasi lagi kang uutangan. Kaya maging wise po kayo sa pagsagot. Earth signs, tignan natin pagdating sa iyong love life. Spirit guide, kamusta naman po ang love life ni Earth signs? Meron tayo ditong axe. Okay. Ay, mukhang di kayo kinakausap ng person nyo. Kasi parang nag-i-enjoy siya sa iba. Ayan, mukha kasing ito oh. Hindi kayo kinakausap. Sideline treatment yung binibigay sa inyo. Kasi merong ibang pinagkakaabalahan. Ayan o. Pwede rin na nakipag-break sa inyo kasi may third party. Tingnan po natin. Huwag ka mag-alala kung pinagpalit ka man ng taong ito sa third party earth signs, hindi rin magtatagal yan. Mirror. Mirroring each other, self-image, relationship, reflect our wounds, introspection. Mukhang tahimik yung ninyo, love life ninyo. Meron dito, dinadaan ka sa regalo ng taong to. Pwedeng hindi siya mismo nakikipagkita sa'yo, nakikipag-usap. Pero meron siyang inuutusan para dalhan ka ng regalo, ng sabi natin kung nari, lunch. Yun yung efforts niya, pero totally, hindi direct. Okay, kasi inuutos niya sa iba. Pero sa kanya galing yun. Ewan ko, parang natotorpe yung taong to sa'yo. Oo, earth signs, tignan natin. Tingnan natin. Self-indulge. At meron tayo ditong clock. Ayan. So, sinasabi din po sa inyo dito ni Universe, huwag kayong magmadali. Okay? Kung itong tao man na ito ay nangliligaw sa'yo, earth signs, huwag mong madalin yung sarili mo na papasukin ka agad yung taong to sa life mo. Kasi baka mamaya hindi ka pa ready. Tapos, ito naman, ayan o. Hindi ba? Sabi ni Universe, lagyan mo na ng boundaries, lagyan mo na ng wall, yung relationship, yung connection mo sa taong to. Kasi alam mo, pag natapos tong kasiyahan niya, pwede kasing bumalik yan sa'yo. Okay, pwedeng hindi niya lang po yan sa'yo ginawa, earth signs. Pwedeng sa mga iba pa niyang nakarelasyon before. So, ito o. Ayusin niyo po yung sarili ninyo. Do some shadow work. Kung kayo po ay nade-depress dahil sa nangyaring ito sa relationship ninyo. So, ayan. Naman, healing will take time naman talaga. Hindi naman yan instant, di ba? Pero kung gusto ninyo na maka-move on talaga dito sa person, yung sabi natin,
sabihin natin na 6 years na kayong hiwalay, hindi ka pa rin nakaka-move on sa taong to. So maybe it's time na, yun, yung iba sa inyo magpa-cord cutting na kayo. Ayan na, sa nag-offer po ako ng cord cutting. nag-advertise lang. Ayun. Ayan lang, sa mga gusto lang naman po. So message na lang po kayo. Tsaka syempre nag-offer din ako ng tarot readings. Ayan. So, yan lang po yung mensahe sa inyo ngayong araw na ito. Maraming salamat po. So, ayan na, protektahan ninyo yung sarili ninyo. Pag yung taong ito, you know, pag nasa isang relasyon kayo na tingin ninyo hindi na nag-grow at saka pinagpalit kayo sa iba. Hindi ba? Yung ayos-ayos ng usapan ninyo, tapos magugulat ka na lang may iba na. Nagugulat ka na lang, hindi ka na pinapansin. So, matauhan po kayo. Earth signs, yan lang po yung mensahe sa inyo. Ingat kayo always and more blessings to come. Bye-bye!